Madam Speaker, in Philippine history. Madam Speaker, as the sponsor, I have to answer to his question because hindi po pwedeng sabihin hindi ko sinagot, eh sinasagot nga. But we cannot dictate on our people to follow the narrative. It is there, it is being taught, it is being said. If they are interested or not, then the challenge remains there. Hindi po tayo pwedeng maging diktador na pipilitin natin silang magbigay ng laan ng tiyempo sa topic ng Philippine history in relation to martial law if they so refuse. So maybe the honorable, our honorable colleague, Madam Speaker, can propose ways on how to entice our people, especially the younger generation. Madam Speaker, my question is not being answered. Nagre-request lang po tayo ng report. For example, sa isang SUC, paano nila na ituturo? Sa ibang mga private schools, paano din natuturo? Yun lang po kasimple ang tanong, Madam Speaker. Madam Speaker, simple po ang sagot nga. Tinuturo, nandiyan siya sa lahat ng paaralan dahil nasa kurso Madam Speaker, siya I'm asking for ng a written readings report in Philippine from history. Can CHED provide a written report, Madam Speaker? What written report, Madam Speaker, does the distinguished colleague want? Does he want to have a copy of the course, readings in Philippine history, including of what is narrated there? Well, what report does he want? Because if the report does he want is how many students are well aware of this, then we have to conduct a survey and the government cannot spend money on that, Madam Speaker. I'm not asking for that. I wanna know, for example, sa ating mga SUCs, ilan ba talaga ang nagtuturo at how long yung time na inaalat nila para ituro yan. Sa mga private schools natin, ilan din yung nagtuturo, gaano katagal tinuturo. Ganun po kalinaw ang ating request, Madam Speaker. Distinguished colleague, malinaw nga ang sagot. Lahat na nagtetake ng course ng readings in Philippine history, tinuturo yon kasi ando dun yun nakatahan. How long do those schools teach the topic, Madam Speaker? Well, Madam Speaker, distinguished colleague, that is a course. So if we're going to go one by one and ask each teacher, ilang oras or ilang minuto ka nagsalita. Yes, we have to, Madam Speaker. That is part of our job to monitor how subjects Madam are Speaker, being taught. Madam Speaker, distinguished colleague, I'm really sorry. Pero sa napakarami ng kailangan ng ating mga estudyante para makapag-aral, we cannot just let our CHED officers go and monitor every school and be a timekeeper kung ilang oras pinag-uusapan ang martial Madam law. Madam Speaker, why is CHED evading them, from Speaker. Doing its job? Ang simple lang po ng tanong, Madam Speaker. Madam Speaker, distinguished colleague, pasensya na po. Pero ilang beses ko na po sinasagot, yes, tinuturo, yes, ini-implement. Madam Speaker, tanong po natin yung oras ng pagtuturo. Bakit po hindi yun na kayang magawa ng Commission on Higher Education? Madam Speaker, this... And Madam Speaker, ang pagtuturo po, hindi naman po yan pagdidikta. Again, ang mga kabataan po marunong mag-isip. Hindi po kami kailangan diktahan. Ang Madam kailangan po namin maayos Madam Speaker, na pagtuturo. Majority Leader. I move that we suspend the session for a few minutes. Session suspended. Madam Speaker, I move that we resume interpolation of the proposed budget of the Commission on Higher Education. I so move. Is there any objection? The chair hears none. The interpolation on the proposed budget of the Commission on Higher Education is hereby resumed. Majority Leader. Madam Speaker, I move that we recognize the Honorable Raul Manuel of Kabataan Party List to continue his interpolation. The Honorable Raul Manuel is hereby recognized. Thank you, Madam Speaker. Just to wrap up the topic where we left off kanina sa interpolation natin on the Commission on Higher Education, we reiterate, Madam Speaker, na standing ang ating data request. At kung hindi ito maibibigay ng CHED, kahit minimal compliance na nga lang, that speaks volumes about how it does its part in the law, mandating martial law education. Hindi po ibig sabihin na kapag hindi agad nakikitaan ng paghahilig ng kabataan sa isang subject, ay hindi na ito ituturo. Halimbawa po, hindi pahilig ng maraming kabataan ang math. At di nila, tingin nila hindi nila ito magagamit, yung mga equations, XYZ, kapag gumraduate sila. Pero hindi po yan dahilan para hindi natin ituro ang math.
ituro po natin ng maayos ang mga subject dahil kailangan natin ito. Ang pagtuturo ng katotohanan at kasaysayan ay hindi po pagdidikta. Hindi dapat ginagamit ng CHED ang academic freedom para ikubli ang state-sponsored disinformation at pagpapabaya sa mandato nito when it comes to the human rights violations, victims recognition and reparation law na tiyaking na ituturo ng maayos ang martial law. On my next topic, Madam Speaker, ito ay tungkol sa, actually, gusto ko lang na suhayan din, i-support ang sentiment ng ating mga kapwa mambabatas sa paggamit ng HEDF o ang Higher Education Development Fund. Sa nakaraang mga sessions ng Committee on Higher and Technical Education, pati na rin mismo sa committee level budget briefing ng CHED, marami na pong na-raise na usapin on this. I will no longer expound, pero imamanifest ko lang na suportado ko po ang pagtitiyak na dapat ay nagagamit to the fullest at sa maayos na mga purposes ang HEDF.